Totoo ang destabilization na nangyayari, no, sa pangulo. Makikita niyo naman 'yan sa media, no. Kita mo nga itong si Trillanes, bro, 'di ba? Bumisita sa Amerika eh. Siguro na pansin mo yung balita, 'di ba? Tama, bro. Ano bang sabi sa balita eh, nagkikipag-usap lang daw para magsumbong sa human rights violation. Para mag-report daw. Para mag-report. Ayaw niyang aminin na kung nakabalbalan na naman yung pinag... Hindi ko maintindihan, bro. Bakit kailangan ang isang senador magsumbong sa senador sa ibang bansa? Anong logic doon? Sige nga. Hindi lang ikaw ang nagtataka dyan, bro. Huh? Lahat ng tao nagtataka bakit kailangan niyang pumunta ng Amerika at magsumbong doon. Anong magagawa ng senador? Hindi at ko maintindihan. Sigurado, eh. Ang sinasabi niya doon ay puro mga kasinungalingan. Oh. But even then, kahit magsinungaling siya doon, anong magagawa ng isang senador Rubio at kung sino-sino pang mini-meeting niya doon? So, una, walang jurisdiction ang isang, not even the President of the United States, tapos pupunta siya ng Senado ng Amerika. Alam ko na, bro, kung anong rason. Mm. Wala kasi nakikinig sa kanya dito sa Pilipinas. So doon, kaya siya pumunta ng Amerika dahil alam niya, makikinig sa kanya si Rubio na isa ring tiwali at baluktot ang utak. Actually, itong... Isa yan si Rubio kung bakit nakansila yung mga armas na pinubigyo ng PNP. Ng PNP. Si Rubio, yung senator na yan, ang dahilan, pinigilan niya. Exactly. Yeah. Then si Rubio, bro, kilala din ito sa... Kasi ito si Rubio, si Senator Rubio. By the way, nakalaban to ni President Trump sa preliminary election. Hindi na nanalo to kasi mukhang walang utak eh. Bogits. Parang Trillanes din. Parang Trillanes din. Okay. But itong si Senator Rubio, bro, ay membro ng Committee on Intelligence sa Senado ng U.S., okay? Committee on Intelligence. Kung saan nagre-report ang CIA. Gets mo, bro? Yan. Yung CIA. Naalala ko sa mga nakaraang hearing, yung mga source ni Trillanes na intelligence daw. Sabihin si Rubio, kay Rubio, yung mga chismis na galing. We can only speculate, no? Pero... Speculation na po yan. Speculation lang po yan. Wala tayong evidence na. But para lang sa informasyon ng mga kapatid nating nanonood, itong si Rubio is number one, is member of the Senate Committee, U.S. Senate Committee on Intelligence, kung saan itong Central Intelligence Agency or CIA ay nagre-report. Okay? And membro din ito ng Senate Committee on Appropriation, yung naglalabas ng pera. Okay? Si Rubio po, hindi po ito chismis. Ito po ay isang proponent. Ito po ay public knowledge. Isang proponent po ito sa mga regime change na nangyayari sa Middle East, no? Starting from Libya and Syria hanggang ngayon, no? Na taob kasi natatalo yung mga teroristang sinusuportahan nila. Hindi po ito chismis. Kung kayo po ay nanonood ng mga international news, inaamin ito mismo ng mga senador na kagaya ni McCain, ni Rubio, at of course nung ang nakaraan na secretary ng anong ang posisyon ni Hillary Clinton, yung tumakbong kalaban ni President Trump, na ang daming skandalo nangyari, no, na related dyan sa mga regime change policy, at yun nga ay isang dahilan kung bakit natalo siya. But anyway, itong si Rubio ay kilalang mga, in fact, yung pangulo ng Venezuela, bago lang ito, no? Kasi alam natin nagkakaroon ng financial crisis sa Venezuela. Itong si Rubio naman ay naglabas daw ng budget appropriation, nag-approve ng isang budget appropriation para tulong kunwari sa Venezuela. $20 million daw. Laki ha. At ang inaakusahan ng presidente na actually hindi yan napupunta sa mga tao kundi para yan sa oposisyon na kalaban ng gobyerno sa Venezuela para tanggalin yung nahalal na pangulo. So talagang itong si Rubio ay isang destroyer talaga ng isang pamahalaan. Tama. At wala itong respeto sa pamahalaan ng isang exactly. Isa to sa mga tinatawag na neocons ng US government. And ito yung mga politiko na nagsusulong or mga proponent ng mga regime change policy. Nangingialam sila sa mga bansa kung saan sila ay may interest. Okay, may it be a national interest or a personal interest, but ito nga ang characteristic or tinatawag dito yung katangian na known
about kay Senator Rubio. Anyway, isa lang ito, no? And of course, ang ating pangulo last time, it's funny because I don't know if just if it is just a coincidence, bro. Na-mention din niya na pag ako namatay, CIA ang may gawa niyan. So, yung pangulo natin is exposed to intelligence also, no? Sabi ng pangulo, bantay kayo. Exactly. So, hindi lang destabilization, grabe talaga, no? Yung pagpapabagsa, pati yung ratings, minamanipula na nila, no? And napakahirap nito. And this is one of the reason why tayong sa UGP at mga kasama nating grupo na nagsusulong ng federalismo ay pinipilit na ang pangulo na ideklara na lang ideklara na niya yung revolutionary government para precisely. Huwag na niyang hintayin na siya ay, or tumaob pa yung bansa natin or siya ay ma-assassinate pa hanggang sa mawala na or baka mawalang ng saysay itong mga pinaglalaban niya na sinusuportahan natin. Okay? So ito pa, no? Imagine mo, bro, isa sa mga rason, it's a clear destabilization. Talaga. Grabe, from all corners, ito. Tingnan mo itong CHR. Napakalaking katarantaduhan. Nakakatawa nga itong CHR. Yung, paimbestigahan pa yung pagkapatay doon sa dalawang terorista. Grabe. Hindi lang ito basta terorista, ha? Leader ito, si Hisnilon at Hapilon, saka si yung Maute, Omar Maute. Ito talaga yung mga hardcore na mga terorista na talagang pumapatay ng maraming inosenteng tao. Nangingidnap, talagang pinapatay, pinupugutan nila, talagang ito ay mga kriminal. Matatawag natin itong hindi lang basta kriminal, ito ay mga demonyo talaga. Tama. No, in fact, nung in-interview yung biktima nila, yung isa sa mga hostages, isipin mo bro, ginahasa yung 15 anyos niya na anak sa harap niya mismo. At ito'y kinakampihan ng CHR. Hindi ko talaga maintindihan. In fact, itong si na-mention mo, si Ismilon Hapilon, he was appointed as the emir of ISIS in Southeast Asia. Tama. So, in fact, itong FBI ay may nagbigay ng reward ito on his capture, no? Si I think it's a $5 million reward. So, ito'y napaka-known talaga na masamang tao, no? Isipin mo, isang terorista na nangri-rape at ilang daang tao ang napatay nito sa Marawi lang at pamilyang mga na alam mo, nagbakwit, no? Dahil sa kaguluhan sa Marawi. Saka, bro, nung napatay itong dalawang ito, ay nasa gera sila. At itong dalawang ito, napapaligiran po ito ng mga hostages. Talagang, kumbaga, digmaan po yon. Kaya kung sasabihin nila na overkill foul daw, play or, at tama sa ulo, violation of human dapat rights. Daw sa katawan lang binaril. Isang kilometro po ang layo ng bumaril dito sa dalawang ito at talagang hindi mapipili kung saan parte dapat patamaan. At kung ako ang babaril talaga, sa ulo ko talaga bibirahin ito. Para siguradong todas. Kung gusto ko, kanyonin ko eh. Kung alam kong sa ispilon. Dapat sabog yung mga yan. Kaya lang, ang mga sundalo natin ay napaka-professional. Ayaw nilang madamay ang mga hostages na nasa paligid nitong dalawa. And kung kayo po'y nanonood, kung kayo po'y galing sa Marawi, yung mga kasundaluhan po natin, unang-una po, sumasaludo kami sa inyo. Snappy salute po sa mga magigiting na sundalo. Maraming salamat sa inyong kabayanihan. Okay. At sa mga pamilya pong nawalan, yung namatayan ng sundalo sa Marawi, ang buong bansa po, kami at lahat ng mamayan sa Pilipinas ay may utang na loob sa inyo habang buhay. Exactly. Maraming salamat sa inyo. Napaka magiting or isang bayani po ang inyong mga kapamilyang nagbuwis ng buhay doon. Maraming salamat po. Okay, and itong CHR, ewan ko na lang, no? Ang sarap, pwede ba tayong magmura dito, bro? O, sarap murahin eh, no? Anyway, sarap batukan eh, ano? Sabi ko nga, minsan, ilagay ko sa Facebook ko, dapat isabay ng patumbahin ito sa mga terorista. Pagbabarilin na lang din, no? So anyway, actually yung intention nila is not to protect the human rights eh. Ito ay parte lang talaga ng destabilization. Para siraan lang talaga, i-discredit. Isipin mo isang bagay na dapat nating ipagbunyi, tapos na ang gera sa Marawi, magsisimula na ang rehabilitasyon at itong CHR iepal na naman ng human rights para sa mga terorista. Napakawalang kwenta. Paano yung human rights sa mga biktima ng mga terorista? Ay wala, hindi nila sinusuportahan. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Kaya nga.